Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang pagbabalik. Pero hindi ko po alam kung hanggang kailan. Kasi marami po nagtatanong, "Andi dito ka na ba pag Linggo, Father?" Hindi ko po yun masasagot. Kung masasagot yung tanong niyo. Ika-apat na nobinaryo para sa Miraculous Medal at ngayon din po ay ang pagdadala, paggunita sa pagdadala kay Maria sa templo. Mga kapatid, wala po ito sa Biblia, kasi aatakihin na naman po tayo ng ibang sekta. Kasi ang nasa Biblia po tinala sa templo si Jesus sa kanyang ikawalong araw. Subalit, napuspos po ng kagalakan dahil sa matinding pagpapala ang mga magulang ni Maria na sina San Joaquin at Santa Ana. Sapagkat sila po'y hindi agad-agad pinagkalooban ng sarili nilang anak. Dahil wala pong kakayahan si Santa Ana magkaroon ng anak hanggang sa dumating ang kanilang katandaan. Subalit kung kailan na sila parehong matanda, dito po naganap ang pagpapala na di nila sukat maisip. Hindi po ito naiiba sa nangyari sa mag-asawang Zacarias at Elizabeth, na kung saan sa likod ng kanilang katandaan at pagiging baog ni Elizabeth ay dumating sa buhay nila si San Juan Bautista. Kaya naman po, labis-labis ang kagalakan ng mag-asawang ito at ano pa bang kagalakan ang hihigit pa sa pagpapasalamat sa Diyos. Hindi po ba? Kaya nga nagtataka po ako, ang dami-dami nating tinatanggap na pagpapala, hindi po tayo masyado nagpapasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po ang mga bakanting upuan. Yan po ang saksi ng mga di nagpapasalamat. Sapagkat kahit po nananatili po mapaghamon ng buhay, kahit po mayroon tayong mga suliranin, mas marami pa rin po ang pagpapala ng Diyos. Kaya dapat po tuloy-tuloy ang ating pagpapasalamat. At ganyan po ang ginawa ng mag-asawang Ana at Joaquin. Hindi nila kayang dalhin sa kanilang puso ang kagalakan, kaya ipinahayag po nila ito sa pamamagitan ng pagdadala kay Maria sa templo. At ang iba pa pong bahagi ng tradisyon ng ating simbahan nagsasabing, hindi lang po dinala si Maria sa templo, kundi nanirahan po siya doon ng ilang panahon. Ang pagpapasalamat po sa Diyos, mga kapatid, ay naghahatid sa atin ng dagdag na kagalakan. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapakita ng ating kababaang loob ng lahat na mabuting meron tayo ay galing sa Kanya. Ito rin po ay nagpapahayag ng hindi natin pagpabaliwala sa kabutihan. Yun nga, baliwalain po yung kabutihan ginawa sa atin ng ating kapwa, hindi po maganda yun. Tinawang ka ng pabor, tinulungan ka,
pinagbigyan ka, ipinasok ka ng trabaho, tapos wala lang, hindi po ito maganda. Lalo na po sa Diyos na patuloy na nagmamahal at nagpapala sa atin sa iba't ibang kapamaraanan. Ang problema po kasi sa buhay na ito, may mga taong ang pagkakaunawa po nila ng pagpapala ng Diyos ay pera. Kaya pag walang pera, walang pagpapala. Kapag walang pera, parang alayo ng Diyos. Kapag walang pera, parang madamot ang Diyos. Pag walang pera, parang di na sila pinakikinggan ng Diyos. Intay mo na mga kapatid at matuto. Aanhin mo ang maraming pera pag marami ka rin sakit. Kulang pa yung pera mong yon. Kumpara ka ng nag-aaral sa ospital, ng ospital lang ang pinayayaman mo. Aanhin mo ang maraming pera kapag magulo naman ang pamilya mo at asa sa pinagkakaguluhan nila, pera. Aanhin mo ang maraming pera kung ang sama naman ang ugali ng mga anak mo na hindi mo mautusan, hindi mo mahagilap, bigla na lang silang lulutang kapag kailangan ng pera. Aanhin mo po ang maraming pera kapag hindi po maganda ang pakitungo ng mga tao sa paligid natin. Kasi nga, masama ang ugali natin, dala ng marami tayong pera. Kaya hindi po nangangahulugan na pag marami tayong pera, pagpapala po kagad ito. May mga pagkakataong, ito pa po ang nagmimistulan sumpa sa buhay natin. Kaya po matuto tayo mga kapatid, matuto tayong unawain na pagdating sa kagandahang loob ng Diyos, pagpapala, hindi lang po salapi ang kahulugan nito. Marami kang ang salapi, marami kang pera, ayaw naman mag-aral ng mga anak mo. Talo pa niya yung walang pera, pero nagpursige at gumawa ng paraan para makapag-aral at nakapagtapos at may magandang hanap buhay ngayon. Labis-labis po ang pasasalamat ng mag-asawang Joaquin at Ana. Kaya nagpuri sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala kay Maria sa templo. Dumako na po tayo sa Ebanghelyo ngayong araw na kung saan gamit ang isang sitwasyon, si Jesus ay nagturo ng leksyon. May rhyme talaga yun, sinadya ko po yun para matandaan ninyo. Ang music, natatanda, lalo na pag mahilig kang kumanta, mabilis po natin matandaan kasi may rhyme, may magkakatunog po yun sa dulo. Kaya uulitin ko po yung sinabi ko, si Jesus ay ginamit ang sitwasyon para magturo ng leksyon. Ano po ang sitwasyon? Maraming tao na nakikinig sa turo ni Jesus. Dumating si Maria at ang mga pinsan, hindi po biological na kapatid, kasi isa lang pong ipinanganak ni Maria, si Jesus lamang po. Wala na pong iba siyang iniluwal sa mundong ito, tanging si Jesus. Ang tinutukoy po doon ng mga kapatid ay mga kamag-anakan ni Jesus sa pamamagitan ni Maria, na yamang din lang na si Jesus ay abala sa public ministry, sila po ang kasakasama ni Maria. Marahil may sadya, o hindi marahil, may sadya. Hindi po sinabi ni San Mateo kung ano sadya ni Maria kay Jesus. Ang mga ina po kasi, hindi po natatapos ang kanilang pagsisiguro, pag-iisip, at punong-puno ng pagmamahal na pag-aalala sa kanilang mga anak. Pwede pong gusto lang kumustuhin ni Maria, kumusta na ba itong anak ko? Hindi ba ito nalilipasan ng pagkain sa dami niyang trabaho? Baka naman, laging basa ang likod nito. Baka naman, nai-stress siya kasi may mga di sumusunod sa kanya. Hindi mo maiaalis sa isang ina ang mag-isip para sa magandang kapakanan ng kanilang anak. Pero anuman po ang dahilan, pumunta po ron si Maria at hindi po siya makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya, nagpasabi po siya at nakarating naman po kay Jesus yung pasabi. Nariyan sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kamag-pinsan.
Bakit po, kapatid, ang ginamit? Ang bawat lingwahe po, mga kapatid, ay may limitasyon. May mga salitang Tagalog na walang salin sa Ingles. May mga salitang Ingles na hindi mo pwedeng i-translate sa Tagalog. Makukuha mo po ang pinakamalapit na kahulugan, pero ang direkta na salin nito ay hindi mo po makukuha. Minsan gagamit ka ng mas maraming salita para ilarawan ito. Ganon din po ang salitang Hebreo. Kaya, nung isinali na po yan, ang Biblia sa wikang una sa Latin at sa iba't ibang wika, brothers and sisters po ang ginamit. Kaya, kapatid. Pero ang tinutukoy po nito ay mga kamag-anakan ni Jesus. Sa halip na abalahin ni Jesus ang kanyang sarili, hawiin ang mga tao, mag-excuse, at lumapit sa kanyang ina at sa kanyang mga pinsan, eto na po, ginamit niya yung sitwasyon para magturo ng mahalagang leksyon. Na kung gusto nating lahat mapabilang sa sambahayan ng Diyos, gusto natin magkaroon ng matibay na relasyon sa Ama, Anak at Espiritu Santo, huwag tayong lalabas sa kanyang banal na kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kabutihan, na tayo nagkakasundo at nagkakaisa, hindi tayo nag-aaway-away. Kalooban ng Diyos na patawarin natin ang isa't isa ang mga nagkamali, pagbigyan ng pagkakataon, lalo na kapag humihingi ng tawad, nagsisisi at nagbabalik loob. Kalooban ng Diyos na igalang natin ang kapaliduran, huwag natin salaulain. Kalooban ng Diyos na mabuhay tayo sa katapatan at hindi tayo nandaraya sa iba't ibang anyo. Ito man ay sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng kung anong-anong uri, hindi kalooban ng Diyos na niloloko natin ang ating kapwa. Kalooban ng Diyos na sundan natin ang halimbawang ipinakita ni Jesus at ng mahal na ina. Kapag hindi po natin yung ginawa, nabuhay po tayo sa labas ng kalooban ng Diyos, sa labas ng kapayapaan, sa labas ng pagpapatawad, sa labas ng tunay na diwa ng paglilingkod, hindi po tayo mapapabilang sa kaniyang sambahayan. Doon po tayo sa sambahayan ng demonyo. Doon po tayo sa kaharian ng kadiliman. Kaya yun po ang sinasabi ni Jesus sa sitwasyong yun. Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Tayo pong lahat ay magkakaroon ng matibay na ugnayan kay Jesus na ating kapatid, sapagkat sa pamamagitan po ng sakripisyo niya, naging po tayong ampong anak ng Diyos, tagapagmana ng langit. Napakataas po ng ating pribilehiyo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Pero maraming pagkakataon, isinasantabi po natin to, hindi po natin to iniintindi. Ipinagkakanulo po natin ang katotohanan. At ang katotohanan na yan ay si Kristo mismo. Maraming pagkakataon, napapabilang tayo sa usapan na hindi naman mabuti. Hindi totoo, malaswa, na nakikialam na sa buhay ng iba. Hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya kung paano pong sinundan ng mahal na ina ang buhay ni Jesus? Kasi po, ang awa at habag ni Jesus, makikita yan sa mahal na ina. Ang kababaang loob ni Jesus, makikita yan sa mahal na ina. Ang kanyang taus-pusong paglilingkod, makikita yan sa mahal na ina. Kaya nga, modelo po ng bawat Kristiyano si Maria. Hindi po tayo nagkakamali at hindi tayo naliligaw ng mga Katoliko sa ating paggalang, sa ating pagbibigay ng debosyon sa mahal na ina, sapagkat hindi niya po tayo ililigaw, dadalhin niya po tayo sa kanyang anak at ating Panginoong Hesukristo. Hayaan po natin sila kung ayaw nilang igalang ang mahal na ina. Sana lawag nila tayong pakialaman, kasi hindi naman natin sila pinakikialaman. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit hindi sila naniniwala sa mahal na ina? Sa Santo Papa? Sa mga sakramento? Sa mga kaparian? At sa purgatorio? At sa panalangin ng mga yumao? Kasi pag naniwala sila ron, Katoliko na rin sila. Oh, nakita niyo po yun?
Eh siyempre, ayaw nila noon. Ayaw nila, iba kami. Iba kami. Christian kami. Ay bakit kami, ano ba kami? Ano ba kami? Ba't yung tinatawag na Christian ang mga sarili nyo? Tayo po ang unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioch sa pamamagitan ni St. Ignatius. Pag-aralan po ang ating pananampalataya mga kapatid nang hindi tayo nabubudol, nang hindi tayo napapanganga. Sagutin po natin sila ng maayos. Huwag tayong makipag-away. Marami po tayong debosyon sa mahal na ina. Napakarami pong titulo na mahal na ina na sa malamang ang Espiritu Santo lang nakakaalam. Ewan ko kung alam ng Google kung ilan ang titulo na mahal na ina. Bakit ang daming glories of the Blessed Virgin Mary? Sapagkat siya ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat, sapagkat siya ay punong-puno ng grasya, sapagkat siya ay ina ng Diyos. Yun po ang pinakamatinding titulo na mahal na ina. Ang iba niya pa mga titulo, kabilang na po ang Miraculous Medal, Our Lady of Fatima, Our Lady of Salvation, Queen of Peace, at marami pang iba, La Naval de Manila, Our Lady of Manawag, ang lahat pong yun ang pinagmulan, si Mariyang Ina ng Diyos. Na ang Ama mismo ang nagtalaga sa kanya, hindi ang sinumang lahi, ang anumang kultura, ang anumang bansa. At magpasa hanggang ngayon, patuloy pong tumutulong ang mahal na ina para tayong mga mananampalataya sa pagtatapos ng buhay natin dito, makarating tayo sa dapat nating kalagyan sa maluwalhating kaharian ng Diyos. Kaya, pagyamanin po ang mga debosyon na mayroon tayo. Ito man po ay banal na rosaryo, ito man po pagsusuot ng Miraculous Medal, ito man po ay pagsusuot ng Brown Scapular. Kita mo po ang ginagawa po nila sa rosary, ginagawa nilang passion item. Yung mga naka-bracelet na rosary ba, nagro-rosary sila gamit yung bracelet na yun, sa malamang hindi. Yung may mga rosary ba nakapulupot sa kanilang motor, nagro-rosary ba yun, sa malamang hindi. Hindi po dekorasyon. Hindi po dekorasyon ng mga yan. Gamitin po natin. At lagi ko po sinasabi, ang marunong mag-rosary, marunong mag-lead, alam ang mga mysteries sa bawat araw, hindi yung marunong ng sumagot ng Holy Mary sa Hail Mary. Kapag hanggang dun lang ang alam natin, di tayo marunong. Paunla rin natin ang pagiging nating Katoliko at ang pagiging nating devotee sa mahal na ina. Muli po, hindi tayo ililigaw ng mahal na ina. Sasamahan tayo, iingatan tayo kung paano pong iningatan ang inyong lingkod. Naikwento ko na po ito pero matagal na panahon at nakalimutan nyo na ang dami na nangyari sa buhay natin. Uulitin ko po. Paaga po ako nawala ng ina. Bago pa ako mag-aral, magsimula ng grade 1 kasi hindi naman po ako nag-kinder. Noong panahon, wala man po yan. Lukso na po kagad sa grade 1 pero marunong na kami magbilang. Nakaka-identify na kami ng colors at marunong na kami ng ABC. Bago pa po dumating ang 7 years, ang grade 1, 7 or 6 years old, 6 and a half, lagi po sumasakit ang aking tiyan. Eh, hindi ko po alam kung anong dahilan. Malay ba ng bata nung kung anong dahilan? Wala naman po akong pinagsasabihan sa mga kapatid ko man o sa aming ama. Wala nang aming ina kasi nga 1 year and 5 months old lang ako nung pumanaw siya. Ang ginagawa ko po, tinatawagan ko po ang mahal na ina. Sa probinsya po, mas kilalang kilala ng mga bata ang mahal na ina kasi nga kapag Mayo, mayroon pong Mayflower Festival kung saan mayroong 9 na araw na pag-aalay at maliban sa pag-aalay, mayroon din binibigay na pagkain kaya marami ang mga batang naroroon. At pagkatapos pa po noon, pagdating naman ng
Disyempre, kahit wala pong simbang gabi kasi medyo malayo po yung lugar namin, mayroon din pong nobinaryo sa karangalan pa rin na mahal na ina. Kasi tandaan ang simbang gabi, pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Kaya nga siyam na madaling araw o siyam na gabi, simbolo ng siyam na buwan na pagdadala ni Maria kay Jesus. So mas malalim po ang pagkakakilala ko kay Maria bilang ina, bilang tumutulong, bilang takbuhan. Yung ginagawa ko po tuwing aatake po yung sakit ng tiyan, tatawagin ko po siya. Eh kami po sa Bicol, we don't call Mama Mary, Blessed Mother, Our Lady of this. Ang tawag namin sa kanya ay ina. Ina po talagang tawag namin sa kanya, yung Our Lady of Peña Francia, ina ang tawag namin diyan ng mga Bicolano. Yun po tinatawagan ko. In the vernacular in Bicol, I would say, ina, kindly heal my, remove my stomach ache. At nawawala po yun. Minsan pa nga po nakakatulog ako na ang palad ko po ay nasa tiyan. At dahil po may natuklasan po akong gamot sa sakit ng tiyan, quote and unquote gamot, yun na po ang lagi kong ginagawa. Hanggang sa hindi ko po namalayan kung paano po yun nawala. Nawala po akong pinikwentuhan. Hanggang ngayon, hindi po yan alam ng mga kapatid ko. Sumalangit na po ang tatay ko na matay sa lahat. Hindi niya na lang nagkaroon ng episode sa buhay ko na ganun. Na ako'y bata pa. Kasi nga may natuklasan ako. At pwede pong hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa internal organ. Kung anong problema. Pero hindi na po doon umabot. Kasi nga, mayroong inang nagmamahal at aaruga. At saka, marahil nakita rin ang mahal na ina, nawala, literal nawala akong ina. Kaya naroon siya para gampanan ang papel na ito. Tandaan mga kapatid, numabalitaan ni Maria sa pamamagitan ng anghel na nasa ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ang kanyang pinsang si Elizabeth, nagmamadali siyang pumunta sa kaburulan ng Judea para tulungan, samahan, alalayan ang kanyang pinsan. Sa madaling salita, para gampanan ang papel ng isang ina, samantalang sabi ng mga Bible scholar, kumulang mga 14 o 15 anyos lamang si Maria nung dalawin siya ng anghel para balitaan na siya'y magiging ina ng Diyos. Ganun kabata, pero alam niya ang gagawin niya. At bakit kailangan ni Elizabeth ng isang ina? Kasi manganganak po siya for the first time na senior citizen na siya. Oh, nakita niyo yun? Hindi nga naman madali ito. At siyempre, wala na siyang nanay. Sinong tatakbuhan niya? Kaya kahit noon, ngayon at sa darating na panahon, ang mahal na ina ay tunay sa kanyang pagiging ina. Huwag po natin siyang isantabi. Yung mga imahin po na mahal nila sa mga bahay natin, punasan niyo naman po. Minsan pang itim-itim na dahil doon sa agyo ng kandilang itinitirik niyo roon. Minsan pa po may mga sapot ng gagamba at mayroon pa pong bahay ng ipis. Naalala ko po yan kasi nung isang linggo, pagkatapos ng misa, nagmisa po ako sa libing. Papaalis na po ako, sabi ng isang matanda, Father, sandali, kunin ko lang sa bahay yung imahin, paki-bless nyo. Sige po ka ako. Sabi niya, malapit ng Father yung bahay namin, kinuha niya, dala-dala niya. Frame po siya. Hindi man eksaktong frame ng Mother of Perpetual, hindi po yung pamparang nakaumpok po siya na gawa sa fiberglass. Bago ko po blinis, naghanap po ako ng tissue kasi iba na po ang kulay ng mahal na ina at ng sanggol na si Jesus at may mga sapot po ng at patong-patong na po tuyo na sampagita ang nadudon sa liig. Huwag niyo pong gagawin yun. Ang mga imahin na yan na tinutulig sa atin na ibang sekta, yan po ay na-bless. At kinakatawan po nito ang hindi ang isang celebrity, hindi kung sino, kundi ang ina ng Diyos. At kung may pangkupang po siyang sanggol, si Jesus mismo, ang batang si Jesus, ang kinakatawan ng mga ito. Kaya sagradong sagisag po o simbolo yung mga yan. Ratuhin po na may paggalang, linisin,
ko, yung mga mukha nyo nga, eh, gustong-gusto nyong punasan, di ka natutulog hanggang hindi nag-toner and moisturizer at kung ano-ano pa. Igalang nyo po naman yung mga yan. Tanda ng pagmamahal natin sa ating pananampalataya at kay Maria na Ina ng Diyos, natutulong sa atin upang makamit natin ang pangakong buhay na walang hanggan. Amen.